kaibigan ko sa Panginoon mga bata ang dahilan upang tayo bigyan ng buhay. Hindi lamang buhay na puno ng pag-asa, hindi lamang buhay ng karangyahan, kundi buhay na makamit ang buhay na walang hanggan. Buhay na may masaganang buhay, nag-i-enjoy. Isabi nga sa Bible, sa Ecclesiastes, enjoy your life. Ang buhay na binigay ng Diyos ay hindi dapat sirain. Pero kung yung babasahin ng buo, ang chapter 10, verse 10, ang sabi po doon sa unang paragraph, unang talata, ang sabi po doon, naparito si Satanas upang sirain ang buhay ng tao. Naparito si Satanas upang sirain ang buhay ng kabataan sa pamamagitan ng alin. Di po ba ang droga ay nakakasira ng buhay ng kabataan? Kaya mga kaibigan ko sa Panginoon, ito po ay dapat natin tandaan. Sa likod ng pangyayari sa daigdig ng tao, sa buhay ng tao, may kinalaman lagi si Satanas. Kung tawagan pa sa Cebuano ang yawa. Kaibigan ko sa Panginoon, ito ang dahilan kung bakit si Kristo mula sa langit bumaba upang ang tao ay bigyan ng pagkatao, bigyan ng muling pag-asa. Ang sabi po doon sa talata, na unang talata sa Book of John, chapter 10, verse 10, naparito si Satanas upang magsira ng buhay, upang kumatay at magnakaw. Ang buhay, dapat sana lahat ng mga tao ay masaya ang buhay. Dapat sana ang lahat ng tao ay masagana ang pamumuhay. Ngunit ang kaaway ng virus, wala pong iba kundi si Satanas. Hindi ang kaaway ng tao ay ano mamang religion. Ang kaaway ng tao walang iba kundi si Satan. To destroy, to kill, and to murder, and ano, kunin ang kaligayahan na mayroon po tayo.